Okay, so yun po ano, mga ka-traveler. So welcome back po ulit sa aming channel. Ako nga pala si John from Road Crew Travel. So mixing video lang to. So introduce ko sa inyo yung isang item na nabili namin sa IKEA. So nagamit na namin to for the past few weeks. So ngayon ko lang naisipan na i-vlog at nagkaroon ako ng interest na bilhin to dahil napaka-convenient niyang gamitin. Ano. So bagay na bagay ito sa inyo, mga ka-travelers. Lalong-lalo na sa mga husband out there, yung mahilig magbuting-ting ng mga gamit sa bahay. Ano po. So ito yung tinatawag na Fixa from IKEA. So yun yung pangalan ng company. So Fixa Electrical Screwdriver. Ayan, nakita niyo naman, mga ka-travelers. So sa halip na gumamit kayo ng manual screwdriver na mahirapan kayo mamili dahil alam niyo naman, so may mga iba't ibang klase ng screwdriver. So makikita niyo, may iba't ibang size siya. Meron siyang tinatawag na Phillips screw, yung mga tipong pa-cross yung ulo ng screw. So ito yung ginagamit natin. Meron na may tinatawag na flathead by the word itself. So ibig sabihin, flat yung kanyang dulo. So of course, yung pinaka-screw natin is flat din yung kailangan salpakan dito. So paminsan, lalo na kung halimbawa sobrang luma na nung mga screw na i-unscrew natin or i-screw natin is napakahirap, lalo na kung kinakalawang na. Di katulad kapag ganitong mga klase ng gadget, ano po, eh hindi na kayo kailangan mag-exert pa ng sobrang force para lang mag-screw o kaya magtanggal ng screw sa kinalalagyan nito. Kung halimbawa sa dingding man yan or sa mga bisagra. So napaka-convenyente nito. So ipe-press nyo lang siya. Ayan. Tapos, ang puwersa lang na gagamitin nyo rito is yung forward na force, pag ganun. Hindi katulad sa mga manual screw na kailangan yung kamay nyo, iikutin nyo pang ganun, ano po. So, hirap na tayo, di ba? Hindi pa natin natanggal yung screw, eh, pagod na yung ating kamay. Hindi katulad dito, no? Nice. So, mapapansin natin dito, mga ka-traveler. So, meron siya mga iba't ibang klase ng bits na pwedeng-pwede sa mga iba't ibang klase ng screw na magagamit natin. May mga iba't ibang sizes pa yan. So, napakarami niya, mga ka-travelers. So, all you need to do, halimbawa maglalagay kayo ng bisagra at mag-i-screw kayo at alam nyo na yung tipo ng screw na gagamitin. Of course, ang gagawin nyo lang is dito sa may pinaka-nozzle netong screwdriver na to. So, doon nyo ilalagay yung bit niya. Ayan. Alright, ayan siya, mga ka-travelers. So, pasok na siya. So, hindi kayo mangangamba na baka malaglag or something. Ayan po. At meron pang isa, mga ka-travelers. Makikita nyo rito yung kanyang button na pinipindot ko. Dalawang klase yan. Merong clockwise. Ayan. Meron namang counterclockwise. Ayan. So, kung halimbawa magtatanggal kayo ng screw, depende kung ano yung orientation ng coil dun sa pinaka-screw ninyo, eh, ganun yung ikot niya. O, diba? Pwedeng pahigpit or pwedeng paluwag. Depende yan. Alright? Okay. Meron pa siyang pinakatali niya rito. Kung halimbawa, lalagay niyo dito sa kamay niyo. Ayan. O, diba? Naka-rest lang siya. And of course, yung mga ganitong klase ng unit is rechargeable. At kung halimbawa, na-discarga na ang baterya ng unit na to, mga ka-travelers, so kailangan na natin i-charge. Of course, meron siyang kasama na charger. Ito siya. Which supplies 3.6 volts. Ayan. So, kung i-charge natin siya, mga ka-travelers, so isalpak lang natin sa likod. Ayan. And then, ito papunta sa power outlet. Ayan, so saksak natin. And then, meron siyang LED indicator. So, the charging time is from 3 to 8 hours. So, ganun katagal, mga ka-travelers, bago ma-fully charge to. So, kung halimbawa, gagamitin nyo siya for the first time, so, kailangan fully charge ang battery nito. At kung halimbawa naman, nag-charge siya, so, hindi mo siya magagamit, mga ka-travelers. Ayan, oh, naka-disable yung unit na to. Okay? So, kailangan, hintay mo munang ma-fully charge siya, and then pwede mo na siya uling magamit. And speaking of pag-charge, alam nyo ba na ang built-in battery nito ay gawa sa lithium ion na merong low self-discharge rate? Ibig sabihin, matagal natin ito magagamit. And one more thing, mga ka-travelers, meron din siyang electronic self-protection. So, ibig sabihin, pinoprotektahan niya ang baterya nito para hindi mag-overheat o kaya naman mag-overload at maiwasan ng deep discharge. Nice! So ngayon naman, mga ka-travelers, subukan natin tong unit na to at try natin siya sa iba't ibang screw and check natin kung gaano ka-effective itong gadget na to. So tara, let's! Okay, so yun po ano, mga ka-travelers, meron ako dito ang tatlong screw. So syempre magkakaiba yan. Yung una natin is yung Allen type, yung mga tipong octagon yung kanyang butas sa may ulunan.
And then meron ako ditong Philip type, yan yung parang pa-cross. And then meron naman ako dito yung dual purpose, meron siya yung flathead tsaka Philip screw. Of course, gagamitan natin siya ng iba't ibang bit, ayan, meron Philip type, meron flathead, and then meron din yung Allen type screw, ayan. Okay, so unahin na muna natin yung Philip screw, ayan, to. Okay, so tingnan natin kung gaano natin kabilis mailalagay itong screw dito sa tabla, okay? So, lagay natin dyan. Ayan. Alright, bilis mga ka-travelers, oh. Okay, so next naman is itong ating flat type screw. Ayan. So, palitan natin ng bit. Of course, dapat flat type din yung bit natin. Ayan. Okay. And let's see. Alright, so ang bilis, oh. Susunod naman, itong ating Allen type. Ayan. Okay. Ayan. Libog natin. Ayan. So, medyo nahirapan tayo kasi malaki yung kanya screw. But just the same, nailagay din natin sa tabla. Ngayon, next challenge natin is i-unscrew naman natin siya dito sa tabla. Okay? So, unahin natin itong Allen type. Ayan. Okay. And then, yung next natin is yung flat type. Okay? Ayan. Alright. Bilis, oh. And last but not the least, of course, yung ating Phillips screw. Ayan. Ayan, napakabilis mga ka-travelers. So, natanggal natin lahat sila. Ayan. Effective. Approved. At yung pong maiksing eksperimento na ginawa natin. At I hope may natutunan din kayo dito sa maiksing vlog na to. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. Until next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless!